Yo, what's up mga kaduit? Welcome back dito sa ating YouTube channel. Ayan, kamusta po kayo? For today's video naman guys ay ituturo ko naman sa inyo kung paano tayo magbayad ng ating monthly amortization ng ating mga properties, mga nirerentahang properties sa Bangko Sentral, mga lote, hinuhulugan lote, lupa, yan. Dun sa previous video natin, kung hindi nyo pa napanood, nagawa tayo ng order payment number, and then yung isa nagbayad tayo using Union Bank apps. At ngayon naman po ituturo ko sa inyo kung paano naman magbayad mismo sa Union Bank personally. So yan, let's do it! Ayan mga kaduit, ituturo ko naman sa inyo ngayon kung paano tayo magbabayad sa Union Bank personally. Yan. Wala po tayong ibang gagawin kundi magdala po tayo ng at least 2 valid ID kung sakaling hanapan tayo doon. And then yung new order payment number na ginawa natin online. So huwag niyong kalimutan yun, dalhin nyo. Kahit picture lang kasi kukopyahin nyo lang naman yun doon. Punta po tayo sa pinakamalapit na Union Bank. At mag-fill out tayo nito, yung deposit slip nila, fill up natin yung ating details doon, yung ating OP number, yan, ito po yun. Ayan, mag-fill up lang po tayo nyan, and then ang isusulat po nating amount dun sa mismong form o dun sa deposit slip ay kung ano po yung nakalagay dun sa ating new order payment number na ginawa. Mayroon po dun amount, yun mismo ang isusulat natin. Kasi nung una, nung nagbayad tayo, isinama natin yung 15 pesos na charge. May 15 pesos na charge kasi yun pala, hiwalay na yun, kakaltasin na ng Union Bank mismo sa binayad mo. Hindi siya kasama dun sa ibabayad natin mismo sa Bangko Sentral. Yan. Ayan, i-fill up nyo lang dun yung mismong amount kung magkano yung nandun sa ating ginawang new order payment number kasi yun lang talaga yun. Ayan, then hintayin natin matawag yung pangalan natin, i-submit natin sa cashier kasama yung pera natin. And then after a few minutes, bibigay sa atin yung resibo natin at saka yung ating pinila pang deposit slip. At after po nating makuha yan, ay kailangan nating i-email sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan. Ito po yung email niya at ilalagay ko rin sa link sa description ng ating video, yung email. Kailangan po kasi nating i-email yung picture ng resibo sa Bangko Sentral. So yun lamang po, ganun lang kadali. Pagkabayad, picturean natin yung resibo. Kung anong araw po tayo nagbayad, within the day, kailangan may submit din po natin yung email. Resibo through email sa Bangko Sentral ng Pilipinas. So, ganun lamang po kadali. At sana po ay makapulot kayo ng aral dito sa mga video na ginawa natin patungkol sa paggawa ng pagbabayad ng ating mga renta ng renta at saka ng monthly amortization ng ating mga bahay, lupa, lote na binabayaran sa Bangko Sentral ng Pilipinas. So kung may mga katanungan po kayo, comment below lang at sasagutin po natin yan. At kung hindi nyo pa po napanood yung ating mga video nung nakaraan kung paano gumawa ng new order payment number para makapagbayad tayo, yan, nasa baba po yung link ng video. At kung paano magbayad through online sa Union Bank apps. Ayan. Advantage po talaga na meron tayong Union Bank. Kung meron tayong mga hinuhulugan talagang bahay, mag-open na po kayo ng Union Bank account online. Kasi kung 10 years pa tayo maghuhulog, 20 years, gamit natin yun dahil hindi na nga tayo pinapayagan pumunta ng Bangko Sentral ngayon. Minsan nakikisuyo tayo, ay nahihiya naman tayong mismong yung pambayad lang ibibigay natin. Mas napapalaki pa yung gastos natin, di ba? Kung meron kayong Union Bank account, pwede na tayo magbayad online. Tapos alam ko
15 pesos charge yun. O libre lang, hindi ko masure, hindi ko pa na-check ulit eh kung may bayad talaga pagka ang ginamit mo ay yung Union Bank apps. Ayan, mabilis din lamang kung magawa ng account. Mayroon pong mga tutorial online. Ayan, sa YouTube, panoorin nyo rin. Tapos, yung pagde-deposit po, hindi mo na kailangan pumunta pa ng Union Bank. Punta lang kayo ng 7-Eleven, mag-deposit kayo dun sa click na machine. Kung magkano lang yung kailangan ninyong pambayad, yun lang i-deposit nyo. Magpasubra lang kayo ng konti para merong pang-charge. So, yun lamang po. Sana po eh, may natutunan na naman kayo dito sa ating panibagong video for today. Maraming maraming salamat po sa patuloy ninyong suporta. At don't forget to like, share, comment, and subscribe, and click the tiny bell para update kayo sa aking mga susunod na video. Keep safe guys and God bless. Thank you.